Yes. Hello. Nabubutol ang ating signal. Oo, nabubutol dahil siguro sa sama ng panahon, kaya ganun. Miss Joy, paano ho kayo... Yes, paano ho kayo nakapasok sa showbiz? Paano ho kayo nagsimula bilang komedyante sa showbiz po? Actually po, si Joy Viado ay isang singer. A singer ho? Singer po talaga ako, opo. Eh, sumali po ako dati sa OPM, 1994, sumali ako sa OPM, yung Fez Panlilio Scholarship Awards, ako po ang naging scholarship champion nila. Ah, kayo ho ang naging scholarship? 1994. Ah, 1994? Oo, champion nila. Ako. Ako po ang nalalo, 1990. No, that was 1992. Ah, 1992. Sorry, 1992. Mm-hmm. Since then, 1993, nag-theater ako. Aha. Ah, nag-theater ho kayo. After that, 1994, tapos po, 1994, naghanap po ako ng manager para i-manage ako for TV and movie. Ganun. And then, the rest is history. Wow, nako, pwedeng-pwede palang ilagay na sa libro yan, yung pagiging history nyo. So, pwede natin gawing subject sa baha, sa school. Naku, ganun talaga sa school. Ganun, oh. National Library, diba? Oo nga. World Class Library. Ano ho yung unang-unang pelikula ho ang una niyong nagawa ho? Ang TV, the movie. Ang TV, the movie. Ah, naku. Oo. Yan yung mga bata diba ho? Yan yung mga bata. Yes. Mm-hmm. Yes, sila Paolo Contis pa yan. Sila Camille Prats nung maliliit sila. Wow. Eh, ngayon sila Julina, sila Rica. Ngayon, naku Diyos ko, ngayon may mga anak na. Oo nga. At saka mga malalaking tao na ngayon. Hindi na yung mga bata. Mm-hmm. Palak pa sa akin. Yes, kaya nga ho. Kaya nakaka, ano talaga, no? Yung pala yung unang-unan yung nagawang movie para sa Star Cinema ho yan, di ba ho? Yes, Star Cinema. Oho, kaya, oho. So, pagkatapos ho ng movie na yan, ano yung mga sumunod na, let's say, mga teleseryeng nagawa nyo ho? Unang-unang nagawa nyong teleserye ho? Ako hindi ko na matandaan kung ano yung unang-una kong teleserye. Mm-hmm. Madami na eh, kasi napasama na... Mga bandang huli lang natatandaan ko. Sobrang tagal na, 'di ba? 1994. Oh, tagal na. Mm-hmm. Basta alam mo yung last na teleserye, magkasama kami ni Beverly Saya, Got to Believe. Oo, yung kay Daniel Padilla at kay Catherine Bernardo. Ah, ganun ho pala. Oho. Oo. Kaya pero ano, Miss Joy, bago kayo pumasok sa showbiz, may mga idol din ho kayong mga actress, o kaya mga aktor, o kaya mga komedyante. Sino-sino ho yung mga naging idols ninyo noon? Alam mo, dati gusto ko yung Christopher De Leon. Ay? Yung mga... Pareho kayo ni Beverly? Hilda Coronel. Aha. Hilda Coronel. Diba? Oo. Lolita, mga Hilda Coronel, Lolita, Rodriguez, mga ganun. Ah. Nung araw. Ayan ho yung mga favorite ninyo noon. Mm-hmm. Eh sa mga komedyante naman ho. Siyempre naman, ang King of Comedy, diba? Mm-hmm. Yun lang naman ang tinitingala. Oho, yun lang naman ang tintingala ng gusto ng walang iba kundi si Dolphy. Yes. Oo. Mm-hmm. Miss Beverly, mukhang inaantok na ho yata kayo. Ay, Miss Joy? Hindi naman ako si Miss Joy, sorry. Ayan na. Okay. Ginising ko lang ho kayo. Alam mo kaya ako inaantok?
ano ha? Kaya ako inaantok. Kaya ako inaantok kasi Miss Beverly ang tatawag ko sa akin. Kaya nga, ginising ko kayo para masabi magkamali ng kalang pangalan. Kaya, ganon. So, yes, sino ho yung, para sa inyo, sino ho ang pinakagwapong mga aktor sa showbiz ho ngayon? Ay, naku, Diyos ko, si Albert Martinez, meron pa bang iba? Kahit may edad na para ho, sa ngayon. Akin, si Albert. Si Albert pa rin ho. Ngayon naman, cute na cute ako kay Coco Martin. Ah, Coco Martin. Ah, I see. Cute na cute ako sa kanya kayo sa ikaw lamang. Yung ngiti niya, nangingiti, parang giningitian ako. Ano ba yun? Parang nakikiliti ako. Yung ano ho? Yung parang hinalati ako. Yung, oh, alam mo na kung ano yung kinikiliti. Oo nga ho. Eh, may hikaw pa naman siyang kulay itim sa kabilang tenga niya, di ba ho? Di ba? Ang kakabapit. Nakakaloko. Ang Daniel Padilla, gwapo din. Ay, gwapo. Gwapong-gwapo rin ako kay Daniel Padilla. Kaya sobrang babata, di ba? Oo. Ba't anong gusto niyo ho, babata o matanda? Ay, naku, kahit ano. Sino pa ho? Sino pa? Dalawa ho? Choosy pa ba ako? Diyos ko. Mm-hmm. Sino pa ho? Anong dalawa? Sino ang dalawa? Sino pa hong dalawa ang gusto nyo pa? Lima ho? Sino pa isa? Oho. Wala na? Lalaki? Gwapo ba? Oho. Sino ho sa palagay ninyo, Miss Joy? Si John Lloyd. John Lloyd Cruz. Para sa akin, gwapo pa rin ang kakay ng John Lloyd Cruz. Mm-hmm. Oo nga, ay, Richard Gomez. Ah, Richard Gomez. Yan, mga kasama ko sila ngayon sa pelikula, hindi ako nagkasawa sa kanilang tignan. Ah, ganun. Sino? Hindi ko nga alam mamalaya, tumutulo na yung laway ko. Ah, tumutulo laway na yung sino naman? Ay, nako. Miss Joy, sino naman yung mga mababait na nakasama nyo ng mga stars na pwedeng masasabi ninyong maikikwento nyo sa akin na talagang mababait yung star na yan kahit mga matataas yan, eh, talagang napakabait down to earth. Ay, ganon. Mga sila Kwan, Sharon Cuneta, mabait. Ah, yan. Ito. Mga nakasama ko. Si Pokwang. Ayan. Pokwang. Sino pa ba? Sila Sancho Marudo. Ay, sobra. Mm-hmm. Ay, gwapo rin pala yung Sancho Marudo. Oh. Eh, malaking tao. Malaking tao, Panginoong. Pa. Malaking tao pa yung Miss Joy. Naku po, Diyos. Ay, napakasarap po. Ano, parang talaga Jollibee. Naman. Parang ano, parang Jollibee. Ay, naku, sarap to the bones. Oho. Parang KFC lang. Talaga. Ay, sino pa ba yung mga mababait? Sino pa ho yung mga mababait na nakasama ninyo na hindi isnabero? At isnabera. Mga mababait na mga nakasama ko. Si Vice Ganda. Ah, si Vice Ganda. Si, sino pa ba? Mga big star. Mga Eugene Domingo. Actually, mga big star na mga nakasama ko. Mababait naman silang lahat sa akin. Meron mo bang mga artistang hindi mababait? Mga isnabero? Mataas ang, ano? Ang, hangin? Pakibulong nyo nga ho sa akin kung sino-sino sila. Yung mga matataas ang ere. Ay, naku, hindi ko na matandaan kung sino-sino sila. Kasi nga, matataas ang kere, kaya hindi ko na tinandaan. Ay, hindi niya na tinandaan, ho. Diba? Tatandaan mo pa ba yung mga ganyang artista? Pero meron mong mga ganyang artista. Oo, kasi hindi mo natatandaan yung mga yan, kasi hindi sila mababait. Yung mga mababait, yun ang mga natatandaan. Tama ba ako? Mali. Tama, yes. Pero meron mo talagang mga ganyang artista na mayayabang, matataas ang ere, isnabero. Oo,
Meron talagang ganun. Ewan ko ba kasi inuuna kasi ang pagiging sikat bago ang pag-arte. Oo, di ba? Tama. Tama, ganun pala ang ginagawa nila. So, paano nyo... Hindi naman naro... Ano ho bang pangkaraniwan na paano ninyo? Paano ko inaano? Miss Joy, ano ho bang karanasan nyo sa mga artista, mga ganun? Ano ba ho nangyari minsan? Pakikwento nyo nga ho sa amin. Yung ano, mga nakilala ko na sila before, hindi pa sila sikat. Nung sumikat na, hindi na ako kita na. Ah, yun. Ganun. Ganun, may mga ganun incident. Oo. Pero so, hindi ko na rin sila kilala. Pero hanggang ngayon ho, nandiyan sila, nag-e-exist pa rin. Siyempre, alam mo na. Ganun. Ganun talaga, oo. Ganun talaga ang ano. Oho. Miss Joy Viado. Hello. Yes, Ogie. Yes, Miss Joy Viado. My next question is, the overdose is suspected. Contact your local poison control. It can be emergency room or immediately. Miss Joy Viado. Ano yan? Ano? Wala, chika lang ho yun, niloho. Ano lang yun? Emergency. Ano mo pinagkatarong sa ako? Pag-gising. Bakit hindi para sa akin? Pang-gising lang ho yun. Ano yan? Miss Joy Viado, bakit ito napagaling yung ano, sa komedyante, pagiging komedyante nyo? Ang galing-galing nyo magpatawa. Bakit ito? Anong sikreto ninyo? Hindi ko alam kasi alam mo, Ogie, ang aking comedy natural. Uh-huh. Natural lang na lumalabas sa akin. Mm-hmm. Kumbaga, hindi ko na inaarte yung... Kasi iba yung pilit na pagpapatawa eh, di ba? Mm-hmm. Kung pilit kang nagpapatawa, hindi siya... Hindi magandang ano sa mga audience natin. Hindi nila maano yun. Kung natural ka lang, mas madali. Mas madali ako, mas madali sila mag-relate sa'yo. Ganon. Nung bata ho ba ho kayo, eh talagang palatawa na kayo nung bata ho pa kayo? Yung mga high school days nyo pa lang? Oo, bata pa ako. Nasa chat pa lang ako ng nanay ko. Nagpapatawa na ako. Saan ho ba kayo, ano? Saan ho, taga saan ho ba kayo lumaki noon? Miss Joy. Quezon City lang naman ako pinalaki. Hindi naman ka mental. So hindi ho kayo kime, hindi kayo yung religyosa na talagang hindi pwede, pero talagang parati kayo nagpapatawa ho. Na hindi kayo tahimik, mga ganun. Tahimik din ako sa umpisa, pero pag naumpisahan na ang tsikahan, bumabangka na ako. Bumabangka na. Alam mo yung ganun? Siyempre, sa umpisa pa lang. Oo, siyempre, makikinig-kinig ako, ano ang mga kwento-kwento. Itong alam ko, siyempre, ako lang bangka. Kaya nga ho. Kaya, at paano naman ho kayo nagkaroon ng ano, ng talent sa pagkanta, Miss Joy Viado? Paano ho kayong natutong kumanta? Talaga ho bang nasa dugo ninyo ang pagkanta? Oo, kasi maliit pa lang ako, pinakakanta na ako. Mm-hmm. Umo ko ba sa kanina? Pero sumali ho ba kayo sa mga singing contest noon, Miss Joy? Hindi ako nakasama nung maliit pa ako kung kailan ako lumaki na at saka doon ako napasama sa singing contest. Miss Joy, nandyan ho ba kayo? Hello, Miss Joy? Hello, Miss Joy? Yes, nandyan pa. Meron hong umano eh, merong parang nawala ng konti tayo, Miss Joy. Oho. So, kaya nga, parang may tumaan. Miss Joy, ano ho yung mga usualing mga kinakanta nyo ho na ginagamit nyo sa pag-perform ninyo? Anong mga klaseng music ho ang mga kinakanta ninyo?
ay nung araw nung kumakanta na ako na, mga Shirley Bassey ang mga kanta ko. Ah, mga pang sure. Negra. Pang negra ho? Mm-hmm. Oo, pang negra, yes. Aha. Pang negra ang mga kanta ko. Oho. Pero mga music. Aha. Pero nagkaroon ho ba kayo ng ano, ng recorded CD or ano ho? Naging recorded star ho ba kayo? Wala. Wala ako naging recording. Wala ako naging... Pero bali... Record. Wala rin ako nag-record sa NBI. Wala rin. Pero ang ano nyo ho, ang pero wala, ginagamit nyo ho ang pagkanta sa pagiging stand-up comedian ho. Hello, Miss Joy. Actually, I'm not a stand-up comedian. Ano ho ang tawag ho sa inyo? Hindi ho kayo po nagpa-perform sa mga bar? Hindi ho? Hindi ho ganun. Singer-comedian. Singer-comedian. Aha. Nagpa-perform pag ako yung mag-show. Ganun lang. Ah, aha. So, yun ho ang... Bakit ayaw niyo hong matawag na stand-up comedian, Miss Joy? Kasi ang stand-up comedian kasi, alam mo yung meron silang script na sinusundan. May script sinusundan. Diba? Oo. Ako kasi, ang jokes ko is impromptu. So, ibig mong sabihin, yung mga stand-up comedian, may script talaga silang ginagamit? Hindi impromptu yung mga ginagawa nilang ano? May mga script. Yeah, like I de las Alas, diba? Oh. May script sila. Sila Pocuang, sila Puk, si Vice Ganda. May mga script sila na hindi ako nasanay sa ganun. Nasanay ako while singing, pasundot-sundot yung jokes ko. Ah, pasundot-sundot. Yung jokes ko nanggagaling sa tao. Ah. Ganyan. Oo. Oo nga ho eh. Lalo na nga ho, pag nagbumilog na yung mata nyo, talagang nagpapatawa na kayo, lalo sa TV, kapag nakikita na panood namin kayo. At bumibilog talaga ang mata ko. Oh. Hindi ba nalang square? Hindi ho, bumibilog. Bumilog talaga. Bumibilog talaga ang papatawa. Ganun ang... Okay. Ganun ho, kagaling ang Miss Joy Viado magpatawa. Diba? Sa mukha pa lang, talagang matatawa ka na kaagad. At talagang merong ibibigay kaagad na pagpapatawa. Hindi pa nagsasalita. Punchline, nangyayari siguro, depende. Mm-hmm. So, may mga depende. Mm-hmm. Saan ho kayo mga nagpa-perform? Sa mga bar ho kayo nagpa-perform minsan, Miss Joy? Sa mga music lounge. Sa mga music lounge ako nagpa-perform, actually. Aha. Mas gusto ko yung may live ay piano bar, ganun. Aha. Ganun ho pala. So, ano ho yung mga panghuli, meron ho ba kayong mga shows na susunod? Nawawala ka. Kasi nawawala. May mga show ho ba kayong susunod na ano? Sa mga bar? Ito ho. Nawawala. Wala ako mga show. Wala ho. Wala ako mga shows ngayon kasi... Hello, Ogie. Sige ho, nadidinig namin kayo. Ogie, nadidinig wala ko akong mga shows ngayon kasi may mga events. May mga events ako, hosting, may hosting job ako, at saka busy ako ngayon sa mga pelikula. Tamang-tama ho. Ano ho ba yung mga pinagbilisan yung mga hosting at saka mga pelikula? Ano ho mga ginagawa yung pelikula ho ngayon, Miss Joy? Right now, I'm doing 2 movies. One
One with Star Cinema. Kasama ko sila John Lloyd, Jesse Minjola, Gretchen Barreto, and Richard Gomez. Oho. Anong drama o comedy? Narinig niya ako. Oho, yes. Nadinig ho namin kayo, Miss Joy, loud and clear. Dinig na dinig kayo rito sa buong sulok ng Amerika. Yes. Directed by Chito Roño yan. Chito Roño. Oho, anong role niyo ho ron, Miss Joy Viado? Ay naku, ako lang naman ang alalay ni Gretchen Barreto. Mhm. Alalay ho kayo ni Gretchen tapos, Barreto. Mhm. Oh, tapos ano 'yun, ah, drama 'yon, ah, drama 'yon, OG. Itong sumunod ko na movie na ginagawa is a comedy. Mm. Yung Moron 5 Part 2 ng Viva. Directed by the great director Wendy Ramas. Kasama sila Billy Crawford, Marvin Agustin, Mateo Guducelli, DJ Durano, and Luis Manzano. By the way, direct Wendy Ramos, and na-interview na rin ho namin dati rito. Oo. Alam mo, tatingin mo ako kung anong role ko dyan. Yes, ano hong role nyo? Doon sa ano muna, yung kay Gretchen Barreto muna ho. Ano hong role nyo roon? Alalay? Ano hong anong klaseng alalay ho kayo ni Gretchen Barreto? Apo. Doon sa pelikula ho ni Gretchen Barreto. Assistant ni Gretchen. Mga assistant ni Gretchen Barreto. Oo. Kamusta ho si Gretchen Barreto? Gumagano. Kamusta ho si Gretchen Barreto? Magandang-maganda pa rin ho ba si Gretchen Barreto? Uma-assistant ako doon. Kamusta ho si Gretchen Barreto? Magandang-maganda pa rin ho ba si Gretchen Barreto? Oo. Maganda pa rin siya. Mm-hmm. Uma-assistant ni Gretchen Barreto. Oo. Hindi ba siya nagtataray? Maganda pa rin. Maganda pa rin maganda siya. Maganda pa rin. At mayaman pa rin. Oo. At mayaman pa rin? Ay, hindi na ako pwedeng tarayan dahil mas mataray ako sa kanya. Ganon. Oo, kasi, alam mo kasi, pag pinagtabi mo kami ni Gretchen, wala namang pinagkalayo. Galing naman parang, talaga. Parang nananalamin na si Gretchen. Si Gretchen ba rin? Tapos parang nananalamin lang si Gretchen sa akin. Wow, talaga naman. Like, oh. Nagchichikahan ho? Nagsasosyalan ho ba kayo ni Gretchen? Pwede ka pwede mag-direct ha? Aha. Nagsasosyalan ho ba kayo ni Gretchen Barreto? Kasi ang dami-dami daw mga damit na dinadala yun kapag pupunta ng mga set. Hello, Miss Joy? Hello. Tinatapatan ko rin siya ng pagiging sosyal ko. Ah, ganun ho. Tinatapatan ko rin siya ng ah, ganun ho pala. Pero mabait ho si Gretchen Barreto. Napakabait ho. Ay, oo. Kinikwetan. Nawawala ho si Miss Joy. Napakabait ni Gretchen Barreto. Mabait siya sa akin. Ah, super bait ho talaga. Dapat. Nawawala-wala tayo. Ano ba po? Nawawala-wala ho kayo. Oo, mabait siya sa akin. Kaya pag hindi siya naging mabait sa akin, papatiring ko siya. Kaya pala, oo. Kaya, oo. So, hello, ano, kailangan pa, ano ba? Kailangan ko pa pumunta sa rupta. Hello, Miss Joy? Miss Joy? Hello. Hello. Miss Joy, ano yes, po? Yes, nandito lang ako. Yes, ang ano niyo ho ba dyan? Ang komedyante ho ba ang role niyo dyan? O magdadrama ho kayo dyan sa pelikula niyo with Gretchen Barreto? Ay, ako hindi. Drama. Ano lang ako? Straight lang na ano, walang patawa. Ah, wala akong patawa, hirap na hirap ako. Ay, naku, ganun ho. Mamimiss kayo ng mga fans ninyo. Kumbaga, parang straight, ano, seryoso ang dating ninyo dyan. Hindi pwedeng magpatawa. Oo, mga girls, cheaper lang yun. Oo. Ano ba ho ang mas madali, magpatawa o magdrama?
Miss Joy. Hello, Miss Joy? Naku, wala. Ano? Parang wala namang pagkakaiba. Ah, wala ho. Talagang maning-manihin sa iba. Wala namang pagkakaiba. Ah, wala hong pagkakaiba. Pareho lang ho. Kung baga, kung anong... Hindi mo maning-mani, okay. Hindi naman ho maning-mani. Oo, kung baga eh. Chicken feed lang. Hello, Miss Joy. Naka-Wi-Fi. Mamun-mamun lang. Mamun-mamun lang, oo. Yung panga, yung moronso, ano ho ang role niyo roon sa comedy movie na yon? Ni Direk Wende Ramas. Sa presa. Ito magustuhan. Nawawala ho kayo. Humawak na kayo sa kinauupuan ninyo kung nakaupo man kayo ngayon, ha? Humawak kayo. Oho. Nawawala. Ano ba, ha? Hello? Hello? Hello, G, ano ba? Ha? Wala nang wala. Oh, ano? Nadidinig ko namin kayo. Nadidinig namin. Nawawala pa ba? Ano ba? Oh, sige ho, nadidinig na namin kayo. At kinikot ko na tong kama ko, ha? Nadidinig ba ako? Oo, nadidinig ko namin kayo. Loud and clear. Humawak na kayo. Kung nakaupo man kayo ngayon, humawak kayo sa kinauupuan ninyo kasi baka bigla kayo malaglag sa inyong kinauupuan, ha? Uh-huh. Ang rule ko dito, hindi man sa pagmamayabang, ako lang naman ang asawa ni Mateo Guduccelli. Wow! Oh, sumayan? Ako naman, wala akong masabi. Hello? Yes, nadidinig mo namin kayo. Ni Mateo Guduccelli, ang asawa niyo ho sa movie na yun. Oh. Mm-hmm. Talaga naman. Oho, meron mo ba kayong love scene niya, Mateo? O, di ba? Oho. Ano ho nangyari at kayo ho ang kanyang love interest? Pinigilan ko yung love scene, ayaw ko. Ayaw niyo ho? Hello? Yes. Bakit ho? Awak sa bata. Ano? Malaki na. Hindi na ho bata yun. Mama na ho yun. Ano ang bata ho? Diba? Mama na ho yun. Malaking tao na yun. Oo. Pero ano ho, kung Miss Joy, pwede ho bang lumapit-lapit ho kayo sa wifi ninyo? Mukhang nawawala ho kayo. Nawawala ang wifi ko. Oho, bakit ho? Humihina yung wifi nyo ho. Mukhang nagkakaroon tayo ng problema. Parang biglang tumataas. Umababa ang boses ninyo. Akala ko nga ho, galit kayo eh. Punyat ang wifi ito, mamurahin kasi. Ano ba provider ninyo na hindi na nila kunin yan? Average lang. Oo, very very low. Oo, very low. Very very low, very very cheap. Hindi. Pero at least malakas yung naman dito. Minsan naman umihina, pero lumalakas naman kasi may amplifier kami rito, kaya napapalakas namin ang boses ninyo rito para madinig kayo sa buong sulok ng daigdig dito sa radio show namin. Nakuntong ba? Oo. Ang pangalan ko dito, si Sarah Joy. Sarah Joy? Uh-huh. Sarah Joy ang pangalan ko sa pelikula. Oo. Parang marami silang love interest dyan. Malayo pa ba, diba? Oo nga. Huwag natin. Kaya lang ba't walang kissing scene? Miss Joy, bakit walang kissing scene kayo niya? Ayoko nga. Bakit? Gagalit si Sarah? Ayoko eh. Kasi juicy ako. Juicy. Hindi naman pumayag pa si Sarah. Walang ka-question kristal. Basta daw si Tita Joy. Di ba? Gano'n ho kagwapo ho ba si Mateo Guduccelli? Gano'n ho ba siya kagwapo? Ay, anak ko, ang gwapo-gwapo.
Super ho talaga. Ang gwapong-gwapong bata. Ang ganda-ganda lang kulay. Mm-hmm. Malaki ko ba ang katawan niya? Oo, ang ganda ng mga abs niya. Mga, ay, nagpapakita ng abs? Nakupit ka. Eh, ako ang tumitingin sa abs niya, pinaglalaroan ko nga. Ilaglalaroan nyo? Ay, nako. Diyos mio, ano ho. Sino-sino ho pa ang kasama nyo dyan ng mga love interest ng mga morons? Nikki Valdez, si Mylin Dizon, Conception, tsaka si Danita Paner. Aha, ang gaganda ng mga kasama nyo palang mga love interest nila dyan. Miss Joy, ang gaganda. Excuse me, Oji, magaganda kaming lahat. Oo nga, ang gaganda niyo. Magaganda kami lahat. Akala ko kasama niyo diyan sila, ano, sila. Yan. Yung mga komedyante rin na ano, kaya Kaya kailan ho ipalalabas 'yan? Wala pa ba hong play date? Wala pa kami yung mga play dates. Okay. Yung sa Star Cinema kay Chico Roño, October. Mga by October ata ipapalabas. Ah, mga October. I see. Kaya wala pang ano. Oho. Nagawin ako for MMFS sa September. Yes. Shake, Rattle and Roll. Aha, sa Regal Films yan. Kay Mother Lily. Diba ho? Yes. Yes, oho. Kaya para sa Metro Manila Film Festival. Yan ho ang magiging ano ninyo. It's it. Pag wala ho ba kayong ginagawa? Miss Joy, kapag wala ho ba kayong ginagawa, mahilig kayong manood ng teleserye sa bahay? Pag hindi kayo busy? Oo! Oo, dito lang ako sa kwarto ko. Nood lang ako ng nood ng TV. Ng teleserye. Kasi pag lumalabas, magastos. Ah, kamusta naman ho? Oo, teleserye. Ano naman ho yung, maliban sa ikaw lamang na pinanonood ninyo, ano pa hong teleserye ang pinanonood ninyo, Miss Joy Viado? Sa ngayon kasi, yun ang nagagandaan ako eh. Yun ang nagugustuhan ko talagang. Inaabangan ko siyang ikaw lamang. Ah, yung ikaw lamang. Maganda yung mga story. Lalo pa ho. Maganda na yung... Oo. Lalo pa ho nang magkaroon na eksena between Christopher De Leon and Joel Torre. Napanood niyo ba yung eksena na yon? Wala pa dito ha, napanood niyo na dyan. Bakit magkauna kayo dyan? Magkauna ipinalabas dyan? E dito nga, di pa lumalabas, di pa nakikita yung dalawa. Nakita lang ho si Joel Torre at si Christopher De Leon. Kayo ha? Nakita na ho yung dalawa, pinuntahan sa kulungan ni Christopher De Leon si Joel Torre. Oo. Oh. Nagkita ho yung dalawa. Talagang... Yun lang. Yun pa lang. Pero ngayong nakatawa. Oo. Ngayong nakatawa, Joel Torre, hindi pa sila nagkikita. Alam ko yan, akala ko naman nauna pa kayo dyan. Pinuntahan ho ni Christopher De Leon si Joel Torre sa kulungan. Nagkita ho siya yung dalawa. Miss Joel. Oji, mag-away pa tayo. Mag-away pa tayo tungkol dyan. Ay, gabi-gabi kong pinanunood dyan. Akala lo. Galit. Sabi ko nga nun eh, sabi ko, wow, mag-eksena yung dalawa, Christopher De Leon, Joel Torre, gagaling umarte niya, grabe. Talaga naman, nakaka... Palait. Oo. Kaya, ano, yun lang kung ba yung pinanunod niyo yung teleserye? Miss Joy, mukhang nawawala. Igor Albert Martino. Yes, yung Albert Martino. Nawawala na naman ako. Ayan na naman. Oo, yung sana bukas pang kahapon. Ay, yung sana bukas pang kahapon. Yung kila Dina Bonneby. Yes. Kaya, yun mga... Yeah, oo.
Miss Joy, sino naman yung mga close friends ninyo sa showbiz? Wala akong close friends. Sila lahat yung friends ko. Ah, wala ko kayong close friends. Akala ko naman eh. Wala ko kayong mga barkada o mga... Let's say, nasasabihan ng mga problema. Meron naman akong barkada. Ano pa nabit? Meron naman akong barkada. Ano pa nabit mo sa akin? Hindi ho, mga hindi, mga non-showbiz. Mga unfriendly. Hindi ah. Ako... Eh, yung mga showbiz, wala kayong mga showbiz. Ah, ha. Non-showbiz. Puro mga non-showbiz o yung mga friends ninyo. Oho. Ah, ano ho ba? Showbiz, wala. Bakit ho? Bakit nagkaganon? Bakit ho wala sa showbiz friends? Wala kayong mga showbiz friends? Gusto ko lang. Ayaw nyo na. Ah, ganun pala. Gusto ko lang. Bakit ka ba? Ano mo ka ba sa akin, Ogie? Oo. Yes. Katam sa akin. Oo. Kailan mo lang po kayo? Ah, ganun ho ba? Ah, nag-gym ho ba kayo, Miss, ano, Miss Joy? Kapag may time kayo, nag-gym din kayo para lalong masustain ang pagiging sexy ninyo, Miss Joy? Miss... Ay, naku, ang pagiging sexy ko, likas na nila, kailangan ko mag-gym. Ay, hindi. Ah, ganun pala. Ganun pala? Wala akong masabi. Ay, oo. Oo. Di ba? Likas na yan lahat. Oo. Alam niyo ho, Miss Joy, meron din mga, ano tayo rito, mga producers from LA, Los Angeles, at saka San Diego, California na nakikinig sa atin na sila ang nagbibigay ng mga show dito sa area namin, dito sa California. Oho. Ano ho ba ang pwedeng gawin ni Joy Viado kapag pupunta ho ng Amerika? Hello, Miss Joy. Gusto ko, alam mo, gustong-gusto kong pumunta dyan, hindi pa ako. Ay, hindi pa ho? Gustong-gusto kong pumunta dyan, hindi pa ako nakakarating dyan. Aha, Diyos ko. Ang dami ko nang narating, London, kung saan-saan, Australia, dyan, hindi pa ako nakarating dyan, para nyo lang awa, dalhin nyo ako. Magaling akong kumanta, magaling akong magpatawa. Oho. Sabi ni Miss Beverly. Awa, mga producer. Sabi ni Miss Beverly, kaya daw niya ng mga isang oras magpatawa. Na walang tuloy-tuloy. Ano ho ang pwedeng ibigay ni Joy Viado? Ay, naku. Oh, siya isang oras. Ako, dalawang oras. Dalawang oras, ho. Oh. Tumbling lahat, kumakain ako ng apoy, kumakain ako ng buhay ng manok, kumakain ako ng tao. So, ibig niyo sabihin ho, marami na kayong napuntahang bansa pero sa Amerika hindi pa ho kayo nakakapunta, Miss Bever, Miss Joy? Miss Koji, sa totoo lang, hindi pa ako nakakarating dyan. Anong ho nangyari? Bakit to? Anong ho nangyari? Bakit nagkaganon? Nag-show na ako kung saan sa... Ay, walang kumukuna sa akin, producer. Walang naniniwala sa ganda ko. Wow, magaling ko. Magaling galing ko naman. Kaya diba? Gusto mo yun? Siyempre, sino mo ko magpapalit ng aking kumukuna, hindi ako. Oha, kaya naman. Kaya siguro yung mga nakikinig na mga producers dito... Ito na yung time para mag, ano, para kunin si Joy Viado. Nananawagan ako sa mga producer dyan. Dyan sa lugar ninyo sa LA. Naku, Diyos ko, eto si Joy Viado. Magaling kumanta, magaling magpatawa. Ano pa ba ang hanapin ninyo? Maganda pa. Yes! At saka isa sa mga favorite ni Willie Revillame para iparating sinasama ni Willie Revillame sa show niya. Tama.
tama ka dyan. Yes, isa po ba kayo sa mga favorite ni Willie Revillame na parating sinasama niyo sa mga show niya? Masasabi niyo po ba yun? Miss Joy? Yes, I claim it. Uh-huh. Paborito niya ako. Aha. Uh-huh. Aha. Uh-huh. Kailan mo ba babalik ang ano ang Willie Revillame sa TV? Hindi ko alam sa kanya. Ay hindi, wala ko kayong balita. Aba? Wala akong balita. Mhm. Mhm. Kasi usually ho doon namin kayo napapanood lalo na nung sa Wawawi. Napapanood namin kayo para tayong nag-guest sa kay Willie Revillame. Yes, di ba? Paboritong guest. Gano'n ho ba kabait si Willie Revillame para ho sa inyo? Para sa akin, mabait si Willie Revillame. Oho. Kung ang ibang tao na misinterpret siya, ganun siya. Totoo lang siyang tao. Totoo lang kung ano siya, kung ano yung what you see is what you get. Ah, ganun. Si Willie. Oho. Pero ano ang balita nyo kay Willie? Nasa na ngayon si Willie? Bakit wala pa siyang show? Wala ko ba kayong balita sa kanya? Ang alam ko, busy siya sa Tagaytay. Ah, busy siya sa Tagaytay. Nakakuha ata dun sa Tagaytay, oo. Oh. Dun pala ho siya pinagbibisihan niya. Sana naman bumalik ulit si Mr. Willie Revillame para at least mapanood namin kayo. Ito At saka masaya ang mga tao. Oho. At saka inaantay namin yung pagpunta niya ng Amerika, di ba? Yung sabi niya, pupunta yung mga grupo nila, yung mga ganun, di ba? Oo nga. Mag-show siya sa iba't ibang state. Dito, yun ang sabi niya dati, nung mawala yung Wawawi. Yes. Yan ang huli niyang sinabi. Gusto niya pumunta dyan sa iba't ibang states. Yes. Oho. Oho. Kaya lang hindi na ho natuloy yon. Yes. Mm-hmm. Kaya inaantay pa rin ng mga tao ang ganung mangyayari. Okay? Miss Joy, may ibibigay ho akong limang names ho sa inyo. Yung limang names ninyo ho yun, i-describe nyo lang in one word kung anong masasabi nyo sa kanila. Go! Game! Oho! Beverly Salviejo. Maganda. Wow. Super. Mm-hmm. Banji Labalan. Mabait. Ah, mabait. Mm-hmm. Vice Ganda. Magaling. Mm-hmm. Madam Auring. Matanda. Ang grabe naman. Matanda. Diba, ano? Pagpiliin ko. Ano? Sige nga, ikaw nga. May asim pa. Ganun. Madam Auring. Wait. Ano magsabi? Next, Tia Pusit. Tia Pusit, kaibigan. Ah, kaibigan. Kamusta na ho si Tia Pusit, kung kaibigan niyo ho si Tia Pusit ngayon? Kamusta na ho ang kalagayan ni Tia Pusit? Kalagayan daw at yung kalagayan niya hindi ko alam eh. Wala akong balita ngayon. Mm-hmm. Basta... last ko nabalitaan sa kanya is that she's having dialysis right now. Oh. Pero hindi niyo pa ho siya, hindi niyo pa ho nadadalaw si ano si Tia Pusit. Oh, hindi ko alam kung saan siya, kung kidney center or nasa bahay na siya. Aha. Yes. Yes. Mm-hmm. Hello, Miss Joy. Ramon Bautista ho. Ano masasabi niyo sa pangalang Ramon Bautista? Hipon. Yes, hipon. Yes, hipon. Ang galing.
Bat aray, hipon. Oho, hipon. Ano ho masasabi niyo tungkol sa nangyari sa kanya rin sa Davao? Gusto niya yun eh. Ginusto niya nangyari sa kanya. Take the consequence. Diba? Oo. Oh, diba natin yun eh? Oo. Oh, pero ano naman niya, accepted diba? Naman niya eh. Oo. Oh. Accept. Eh di in-accept niya yung sampaka niya ni Duterte. Oo. Oh, oh. Diba? Mahirap po talaga maging ano no, maging komedyante ano, na minsan eh, meron talaga kayong masasagasaan minsan. Na magagalit. Hindi, alam mo. May mga ganyan kasi komedyante na walang preno. Ah. Bira lang na, diba? Bira lang sila ng bira. Wala silang preno. Dapat, alam mo yan, alam mong napaka-delikado nung sinabi mo, wala ka lang mag-ibang masabi, napaka-delikado nung sinabi mo. Kasi, syempre, alam din ang mga, kahit yung iba hindi nakakaintindi ko ano ibig sabihin ng hipon, syempre may iba rin namang elitistang alam kung ano ibig sabihin ng hipon, di ba? Palagay niya kasi siya lang nakakaintindi kung ano ibig sabihin ng hipon. Kala niya lang ito pala kita ko to si Ramon Bautista bugin ko. Ay UP professor siya sa ano diyan sa Quezon City. O di ba UP professor ka lang, hindi ka pa nag hindi ka pa nag-isip para ka lang bitap ng salita, di ba? Oh, sige nga. Kaya nga ho. Wala ho bang ano ho bang impact UP na professor impact, ka pa. Ano ho bang impact niyang nagawa yan sa mga komedyante natin dyan sa Pilipinas? Miss Joy. Wala akong balita sa mga impact nila. Siguro galit din siguro sila kay Ramon. Oo. Di ba alam? Oo. Hindi ho ba diba? Na affect? Hindi nakakatawa yung ginawa niya. Ah, hindi ho ba nakakatawa talaga? So, papa, ano na naman sasabihin niyo sa mga nanlalait na mga nasa bar, mga ganon? Miss Jo. Sa mga ano? Sa mga bar ho, yung mga nanlalait ng tao na... Yes, ayaw ka na... Alam mo, yung mga nanlalait na yan, trabaho nila yun. Nasa mga tao na lang yan. Kasi ang mga tao, pumupunta rin naman sila sa bar. Ang ibig sabihin, gusto nilang magpalait. Diba? Ah, ganun ho. Kumbaga kasalanan ng mga manunood yun. Hindi mo kayo pumunta ron kung ayaw nyong, malait doon, diba? Parang ganun ho. Kung ayaw nyong malait, huwag kayong pumunta. Diba? Ganun lang yan eh. Mm-hmm. Eh, alam niyo naman sa COVID bar, di ba, ganun talaga eh. Mapaglalaroan at mapaglalaroan ka ng mga bakla. Mm-hmm. Kaya kung ayaw mong mapaglaroan ka, huwag ka lang pumunta. Mm-hmm. Pero ano ho ba ang pagkakaiba ni Joy Viado sa mga stand-up comedian dyan sa mga bar na ho na yon? Pag nagsashow ang isang Joy Viado. Ang pagkakaiba... Ako kasi, ang nilalait ko sa sarili ko. Pag may lalaitin man ako, kung may lalaitin man ako, siguro yung kaibigan ko yung kilalang-kilala ko. Di ba? Alam mo yun, yung kilalang-kilala ko. Ganun ho pala. Yung pala yung mga pamaraan ng katawan ninyo. Pero... Actually, pwede ka lang magpatawal kahit hindi ka maglait eh. Ah, kahit hindi man lait, pwede magpatawa. Kagaya ng ginagawa niyo sa TV. Pag napapanood namin kayo, wala pa nga hong sound eh. Oo, di ba? Hindi pa nga kayo nagsasalita na, nakatawa na kaagad eh. Hello, di ba? Oh. Bumara ako pa lang. Tawa na yung mga tao, gano'n mo, itsura ko pa lang, di ba? Mm-hmm. Mga gano'ng mga... Oho, kaya nga ho, bakit, kaibigan niyo ba si Miss Beverly Salviejo? Yes, magkasama kami kumisan mag-show. Oho. Magkakasama kami.
Balita ko madalas kami magkasama. Meron kayong back-to-back na show. Ah, magagawa ba kami? Hindi ko alam. Ba't sabi ni Miss Beverly? Nauna ka na naman. Ayan ka na naman. Siya may sabi oh eh. Na nagiging back-to-back show ho kayo ni Miss Beverly. Baka may gagawin kami. Oo. Kaya nga ho. Ako, mag-back-to-back kami. Back-to-back kami niya ni Beverly. Kasi, ang kainaman sa amin ni Beverly kasi, iba yung boses niya, iba yung boses ko. Oo. Mas mataas ang boses niya sa boses ko. Kaya, yung naming dalawa, maganda. Tama pala. Parang package deal kayo pag dinala kayo rito sa Amerika. Grabe. Di ba ho? Yun na. Di ba ho? Ang na, gano'y. Ang yun na ang sinasabi ko. Yun na. Oo. Tiyak na. Malalaman natin kung sino talagang mas magaling, si Miss Beverly o si Joy Viado. Oh, patok na patok yan. Oo nga, oh, patok na patok ko. Patok na patok yan. Walang kasing patok. Ano ho ba ang pagkakaiba ng beauty ni Joy Viado compared kay Beverly Salviejo? Ah, magkaiba ang ganda namin, siyempre. Oo, saan kayo nagkaiba ng ganda, Miss Joy Viado? Kasi sabi ho niya, kasi ang, beauty queen siya dati. Beauty queen daw siya dati. Ano sabi niya? Beauty queen. Ah, kung siya beauty queen, ako buong back queen. Buong back queen. So, yung parang Sarsi Emanuel, buong back queen. Yung gumawa ng, ano, ng buong back queen. And also Alma Moreno, Bomba Queen. Bomba Queen. Mm-hmm. Yes. Tama, no? Oh. Bomba. Miss Joy, kamusta naman ho ang love life ni... Ay, hindi ho, nasamid lang ako. Kamusta ho ang love life ni Miss Joy Viado? Ano yun? Paki-spell mo nga yung love life na yan dahil hindi ko na alam yan. Love life po, kamusta ang buhay? Pag-ibig ni Miss Joy Viado. Marami ho bang manliligaw si Joy Viado? O marami ho bang boyfriends? Ano ho ba? Nasaan na yung mga boyfriend na yan? Di ko makita. mga tap. Ah, wala. Sila makita? Hindi ho makita. Ay, ganun ho pala. Wala akong masa. Ano pa ho yung mga role na gusto nyong gampanan na hindi na minimitin nyo pang magampanan? Baliw. Ano ho? Isang baliw. Isang baliw. Ah. Baliw na ako in person, di ba? Oho. Baliw na ako in person. Gusto ko makita kung paano ko siya gagawin. Ah, di ba? I see. Challenge. Oo. Di ba? I-challenge. Cha-challenge nyo yung sarili nyo. Baliw na kayo, gusto nyo pa isang baliw na role. Lalo kayong ma-challenge ng gusto. Naman. Mm-hmm. Pagkatapos sa exit, ako sa pelikula, sobrang baliw na ako. Mental na dating ko. Oo nga ho. Halos lahat ba ng... Miss Joy, halos lahat ho ba ng artista nakasama nyo na sa movies o sa teleserye? Oo, halos. Mga nakasama ko na, oo, halos. Mm-mm. Si ano ho, si Nora Unorho, nakasama nyo na rin ang ating superstar? Kung nakasama ko yan, gumawa kami ng teleserye sa Channel 5. At sa Channel... Sa ngalan ng... Oo, sa ngalan ng ina. Aha, ganun. Eh, drama ho yun ah. Drama ho ako kayo. Nga ang asip. Naku, ano ka ba? Ako rin yung sekretarya niya doon. Ah, ikaw ho ba yung... Hello? Ah, ikaw ho pala yung sekretary doon. Kaya ho pala. Oh. Governor na siya. Mm-hmm. Ah, si ano ho, si Governor Vilma Santos, ang star for all seasons natin, nakasama niyo na rin ho ba sa pelikula? O movie? O TV? Makasama. Ay, hindi pa ho? Hindi. Gusto ko ang harap ko makasama yan. Ah, hindi pa. Pero hindi ko alam mo, pangarap kong makasama si Vilma Santos, pero hindi ko pinangarap na masampal niya. Bakit to? Masakit!
Masakit sumampal si Vilma Santos. Masakit sumampal si Vilma Santos. Ang ganon. Pero ano ho, nagkaroon ako kayo ng chance na makasalamuha o makausap itong si Governor Vilma Santos? Once, kumanta ako sa Batangas. Mm-hmm. Parang may isang event akong kumanta sa Batangas. Nagdumating siya. Oho. Ano ho ang pagkakaiba between Nora Honor and Vilma Santos habang nakausama niyo na ho sila? Pareho lang naman sila maliliit. Diretso. ano pa ba? Prangkahan na tayo. Sino ho ba ang mas mabait sa kanila? Eh, siyempre, kasi mas matagal ko nakasama yung superstar. Namabaitan ako sa superstar. Siguro, pag nakasama yung star doon, mabait din yung star. Nung hindi ho ba kayo artista, ano ho ba kayo? Noranian o Bilmanian? Ay, wala. Wala ako sa dalawa na yan. Nasa middle lang ho kayo. Nasa middle lang. Hilda Coronet. Talaga naman. Hilda Coronel talaga. Social na social ang dating. Oo. Man. Mm-hmm. Oo. Yung mga nagpapatayang araw. Aha, ganun. Kamusta na ho ang pag... Ano ho? Ano, Miss Viado? Diba dati yung mga Noranians tsaka yung mga Bilmanians, mga nagpapatayan na magbubugan? Ayoko nang ganun. Kaya kayo nasa Hilda Cornel kayo. Sophisticated okay. Ang dating. Mm-mm, tahimik na. Maiba. Oo. Para maiba lang. Oo. Nandito ho ngayon si Hilda Cornel nasa Los Angeles, California. Ay, naku, nakasama ko na rin yan. Starstruck. Starstruck ako sa kanya. Ganun ho. Oo. Oo nga ho. Talagang hanggang ngayon, beauty pa rin. Ay, oo. Napakaganda pa rin yan. Oho, kaya naman si Susan Roses. Iba yung Susan Roses. Susan lang pangalan ni Hilda Coronel. Susan ho, akala ko sinabi niyo Susan Roses naman. Susan ang asawa. Kasama ko na rin Susan Roses. Nakasama niyo na rin ho. Halos lahat na pala ng artista nakasama niyo na lang maliban lang kay Vilma Santos na hindi pa. Oo, Vilma Santos na lang ata ang hindi pa talaga. Mga super talagang Oo. Kaya nga ho, wala pa hanggang ngayon. Wala pa kami project together. Wala pa hong project kayo together. Kaya siguro yun lang ang inaasam ninyo para makomplete na yung pagiging mapalad ninyo makasama lahat ng mga artista sa Pilipinas. So, di ba ho? Yes! Diba? Ang sarap lang ng ganun. Lahat katrabaho mo. Nakatrabaho nyo. Ang ayaw nyo lang makasama yung mga isnabero, yung mga matatasang ere, mga mayayabang na artista. Wala naman ako sa ayaw silang makasama. Kumbaga, okay lang ako magkaroon ng project with them. Yung deadma lang. Okay lang. Kaya naman, oho. Ngayon, Miss Joy, ibibigay ko na ho ang pagkakataon para ibigay niyo yung mga information ninyo para at least maanyayahan niyo yung mga Pinoy natin dito sa Amerika at sa buong mundo sa mga susunod na project ninyong gagawin, Miss Joy Viado. Oo, ayan po, sa mga milyong-milyong mga nakikinig, may ginagawa po akong pelikula with Star Cinema, The Trial with John Lloyd Cruz, Jesse Menjola, Richard Gomez, and Gretchen Barreto, coming soon. And Viva Films, Moron 5 Part 2, directed by Wendy Ramos. Viva po yan, coming soon din po yan. At abangan niyo din po ako sa Shake, Rattle, and Roll sa MMFF, Regal Films po yan. Yan po. Oo. Abangan niyo rin po.
abangan nyo rin po ako dyan. At malapit na po akong pumunta dyan sa lugar ninyo. Sa wakas, makakatungtong na rin po ako sa United States of America. Yes. Katulong ng mga mababait na mga producers dyan. Alalawagan po ako si Joy Viado. Paganda, magaling. Mm-hmm. Pero magaling kumatawa. Pero walang love life. Spell mo nga. Miss Joy, may nag-text dito. Baka daw pwede kayong kumanta ng dalawang linya ng song ninyo para madinig naman nila ang boses ninyo, Miss Joy. Iyala mo na. Esos. Ano ito? Showtime. It's showtime. It's showtime. Yeah. Sandali. Maganda ba? Ano maganda? Ano magandang kantahin? Ba Shirley Bassey. Ah, Shirley Bassey. Oh. Ha? Yeah. Puso. Oh. Anong suggestion mo? Ah, yung pusong bato. Pusong bato? Nakaloka ko. Di ba hindi ka pusong bato? Ito na lang, hindi. Ah, sige. Ito na lang. Gusto ko pong i-share ang awiting ito para sa ating mga kababayan na nandiyan ngayon sa Los Angeles. At saka ito sa po. At saka sa San Diego, California ho. Jago, California. Marami akong kaibigan dyan. Ah, nandito ho. Oo. Yes, nandito ho si Patricia Javier. Laila. Yeah, Patricia. Yes. I know her. I don't think she knows me. No. Wow. Yeah. Patricia Javier. Parang nagkasama na kami before. Aha, gano'n. Sa isang... Ito po ha, pakinggan nyo mabuti. OPM po. Uh-huh. OPM. One of my favorites. Araw gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit kan magpunta. Araw gabi, nalalasing sa tuwa, kapag kapiling ka, araw gabi tayong dalawa. Yes! Ang galing-galing na so, Robert Salvia. Kahit walang love life, halatang na talagang ano pa rin. Pil na pil ang kanta. Ano? Kahit walang love life. Siyempre, ganun talaga yun. Pag kumakanta ka, kailangan mag-feel mo. Oo. Kahit hindi inspired, walang love life, hindi, mga pinagdaanan. Mga pinagdaanan sa buhay. Yan. Pero hindi nyo kinakanta yung pusong bato, yung mga kanta ni Alan, mga ganun ho? Hindi? Ayaw nyo ng ganun? Hindi nyo kumakanta ng mga ganun. Ano ka ba? Nakaloko. Oho. Okay, thank you very much ho, Miss Joy Viado. Meron pa ba ho kayong gustong i-ano sa atin? Sabihin po sa mga tagapakinig natin. Maraming salamat po sa pag-guest na nyo sa amin dito, Miss Joy. Maraming salamat. Basta abangan lang nila ako. Baka mapanood nila ako sa mga shows ng Channel 2. Madalas naman ako mag-guesting sa Showtime, sa kung ano-anong mga shows dyan, mm-hmm, sa Channel 2. Abangan na lang po ninyo ako. Okay. O kung may Channel 7 po kayo dyan, abangan din po ninyo ako sa Channel 7. Freelance po ako. Okay. Kahit saan mapapanood niyo po ako, sa inyong suking tindahan. Maraming salamat po sa inyo. At naway magkita-kita tayo. The sooner, the better. Yes. Thank you so much. Okay. Yes, thank you very much, Miss Joy Viado. Hanggang sa susunod do, at sana ay makita namin kayo dito sa Amerika. Mm-hmm. Oh, hanggang sa muli. Hindi tayo magpapaalam, pero hanggang sa muli. Yes, see you soon. Mm-hmm. Okay, thank you. Hope to see you in person. Uh-huh.
Okay, thank you very much, Miss Joy. Bye-bye. Morning, good morning. And morning, Philippines. Good morning, good morning. Okay, bye-bye. Yes, yan po si Miss Joy Viado ang naging guest natin sa araw nito. At halos isang oras din natin siyang nakausap, na tanong ng mga iba't ibang question. Kaya lang minsan parang kagigising lang ni Miss Viado, inaantok na. Kaya ginigising ko siya para magkaroon ng stimulant. Kumbaga, talagang tinatawag ko siyang verbally salbejo para at least magising naman siya, di ba? Ganun ang mangyayari. Mm-hmm. So, okay. Thank you very much, Miss Joy Viado. At napagbigyan niyo po kami na makausap namin kayo dito sa ating radio show na Showbiz Watcher. And I hope one day magiging isa kayo sa mga performers na pupunta rito para magtanghal dito sa Los Angeles o kaya sa San Diego, California. Okay, yan po. At least natapos na naman tayo at natapos na naman tayo sa isang celebrity na naka one-on-one interview natin. Maraming salamat po, Miss Joy Viado. Okay, magpatugtog muna tayo. Teka lang, batiin muna natin yung mga nandyan. Kaya lang, mamaya babatiin natin yung mga tagapakinig natin dito. Lalo na yung mga nasa Facebook na nag-like sa atin dito sa ating pagpo-post ng show natin dito sa Showbiz Watcher. Okay, mukhang may mga nagte-text sa akin dito na nakakakuha ng sa atin ng ba to? Okay, magpatugtog muna tayo para ho sa inyong lahat to. Okay. Sa kape, para yung kita malaki, masahit na pa sa gabi. Yung isa kasama ko, pinarusahan sa kami.
dito ay kukulakin ka. Kumuha ka ng baril naman ay pupuyakin ka. Hindi ka mabubuhay dito kung iyakin ka. Bisanan lang kung humulan tapos buhangin ba. Nakakasawa mong trabaho maghapon na kapayo. Napakahirap ka lang talagang mapalayo. So tayo palagi ang ating nilalaro. Nakakasawa na kumain ng baroy ng papago. Sa amo kong arabo madalas kang mamadrago. Tapos nagamot pasahod masahod masapala ko. Akong kaso kaya minsan gulang ang magdala. Nagsasadyahan mo na walang wala lang talaga. Susan mahal kita yun lang ang aking masasabi. Lagi mong tandaan maaalala ng malaki. We'll be right back.
Okay, yes, we're still on Showbiz Watcher. Batiin muna natin yung mga nag-like sa ating Facebook. Si Rian Aragon, si Marley Pama ng Saudi Arabia, si Miss Lisa Javier ng Radio Filipino Osaka, yes. Si Rosie Versus Ecleo. Teka, ano ba sabi ni Rosie Versus Eclavo rito? Sa Radyo Pilipino Amerika, mga nag-ano sa atin. Ang, wala naman pala. Thank you po sa pag-add. Nako,
Sabi naman ni Lisa Javier, hello Kuya Ogie, we love your radio show, Biz Watcher. More power, regards sa mga listener mo, Kuya Ogie Cruz. Enjoy listening to you. Maraming salamat po, Miss Lisa Javier, for listening to us. Batiin ba natin si Rosel Magbag, si Solomon Solomon, nakikinig sa natin, si Jess Garland, si Edwin Dulpo, si Jess Garland, ayun, mga, at si Solomon Solomon, mga kabatchmate ko yun sa high school, sa Arellano High School. Hello, mga taga-Arellano High School. Hello to all my batchmate there. Yes, si Edwin Dulpo, photographer. Si Nitzea. Si Jackie Dayoha. Si Nitzea naman sa Radio Filipino Tokyo naman yan. Si Jackie Dayoha ang talent manager ni DK Valdez. Okay? Si Lisa Javier. Si Art. DJ Emotera, hello! Art DJ Emotera, iba na naman ang pangalan mo, kaya hindi kita makita. Ewan ko lang kung naka-ano kami sa Astig Radio. Si Jel Agustin, Jel na ngayon, hindi na G. Si Jel Agustin ng Australia. Si Odi Palma, yes, patutugtugin natin mamaya yung ano niya, kanta niya. Si Charlie Loso, yes, nandyan din. Si Sandro Orbistondo, yes, nandyan din. Singer din yan. Merle Pama, Tess Malyari ka Tess Malyari Kalulung Kalilung pala Tess Malyari Kalilung. Si Rosie Berses Esleo, Edwin Galino, yes, mga nag ano niyan sa Radyo Pilipino Amerika, mga nag ano po sa atin, mga bumati po. So patugtugin natin ngayon yung kanta ni Sandro muna. Alam ko inaantay ni ano yan eh, inaantay ni Charlie Loso yung song ni Sandro, and then pagkatapos ay kay ano naman patugtugin naman natin yung kanta ni Odi Palma. Okay, Baby Ko by Sandro. Okay, patugtugin po natin. Come.
patawarin mo ako. Yes, yan po ang baby ko ni Sandro Orbistondo, ang favorite na singer ni Charlie Loso ng Bangis FM. Okay, batiin pa rin natin yung mga bumabati sa akin dito. Si Maurice Dwayne Smith ng Film Press Club of California. Si, sino pa ba yung mga bumati sa atin dito? Si Rosie Versus Escleo, ha? Nandiyan pa rin. Teka, si Marvin Sanchez, team Ajia Bait, ng Alyansa ng Media in Showbiz. Marvin Sanchez Sanchez team Ajia Bait. Si Lisel Elmido at Norlin Okia Manikis. Okay, mga si Lisel Elmido at saka si Norlin Ostia Manikis. Si Hanabishi Nancy Ignacio. Si Engen Jal Kalumpig, happy birthday. Yun po yung mga bumati sa atin. Si Merly Pama, Annabel Suzuki, yes. Si Joel Torrecampo, yes. Si Jackie Dayohan, it's a, mga bumabati po sa atin dyan. Mamaya na konti, batiin natin yung iba. Magpatugtog pa rin tayo ng another song. Magpatugtog muna tayo ng isang kanta ni Miss Imelda Papin, ang ating isa sa mga favorite singer. Okay, ito po. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Mahal kita, nalalaman mo
walang-wala sa loob ko. Naiiwanan mo buong akala ko'y hanggang wakas. Bakit biglang nagbago? Balat kayo lamang pala. Naniwala naman ako. Yes, yan po si Miss Imelda Papin, ang jukebox queen. Aha, yes. Aha. Mukhang nag-text yata sa akin si Jadel. Parang napupula ko, wala yata. Ay, may trangkaso ngayon, bukas na lang kuya, kaya pala hindi tayo naka-simulcast sa Astig Radio. Oo, yun na nga problema natin. May tumatawag sa akin. Ano kaya kung tumatawag sa akin? Tingnan ko nga, masagot nga natin kung tumatawag sa atin ito. Yes, hello? Okay, ikaw ako pa rin din sa Diego. Ah, yes. Anaka, ho, teka, magpatugtog mula tayo. Okay. Ano yun? Si Doktora. Hindi ko pa alam, baka ano, natapos ko na lang kung sa kapatid ko eh. Babalik din ako. Yung ano, Doktora? Madyan, yung ano yun? Hindi ko nakita yung ano namin. Di ba grand opening namin sa birthday? Oo, di ba sinabi ko sa inyo? Sayang, sana inalim na lang sa amin. Eh, kasi hindi mo na kumit. Ano, ganang nagbayad insurance company? Sayang. Inaantay ko nga eh, kasi doon na akong magsusulat, kaya inaantay ko na rin na mag-aano kayo sa mabuhay eh, sayang. Yung mabuhay na eh, kasi nung kasulata, pumunta yung nagbayad naman ito ng insurance company. Ay, hindi kayo nakipag-contact sa mga dyaryo. Hindi, yung insurance company nagbayad ng taxi dyaryo. Kaya yun. Ano ba nung... Ito, para ba, ano yun sila, ayayaan nyo sila, okay? Hello, good morning, Miss, hello, Doktora, Wina. Yes. Yes, hello, ano po yung grand opening natin ng Clear Skin sa National City?
Hi, good morning, magandang maga po. Iniimbitahan ko po kayo na pumunta sa amin sa grand opening po namin. Actually, 28 po yung alas 12 hanggang alas 6. Meron po kami parapol, saka may konti kaming salo-salo, pero ongoing pa rin po yung opening namin hanggang Friday and Saturday po. Mm. So, pero meron po kaming raffle, saka giveaway, saka may pakain kaming konti. Aha. Saan po ba yung bagong yung ano, ang Clear Skin? Saan sa National City? Saan na ba ang bagong office o clinic ng Clear Skin? Madali pong hanapin. Nandun lang po sa mitabi ng Seafood City. Sa may Plaza Boulevard. 1420 East Plaza Boulevard. Nasa Suite E18A kami. Aha. Doktora, ano bang mga services ang ibibigay nyo doon sa clinic ninyo, na bagong clinic nyo dyan sa may National City, sa may malapit na City? Alam mo, meron ako din si, kasi yung kasama ko rito yung classmate ko ng med school, si Jean Acido, dermatologist siya. Nag-ano kami ng from diamond peel, what removal, laser, CO2 fractionation, chemical peel, botox peeler, and now we have yung PRP, which is platelet-rich plasma. Uh-huh. At saka, which is natural para mag-stimulate sila ng stem cells sa skin. Tapos yung meron din kaming yung mga radio frequency, yung mga cavitation. So as you can compare, gusto po namin yung aming service po hindi ganong kamahalan kasi we want everybody to be able to afford ang service namin. Ah, ganun ho pala yan. Aha. So magbubukas ho yan sa Thursday. Thursday kami bumpisa. Ang challenge nga ng partner ko si Dr. Jean is if you can find somebody with same procedure cheaper than us, she will beat it. And plus, kasi gaano namin eh, talagang hindi naman kami kamahalan kasi gusto na namin yung mga Pilipino ma-afford nila yun. Yes, tama. Aha. So, bali, ito yung ano yung counterpart ng Clear Skin sa Pilipinas. Oo. Yung ano pala, meron din kaming Clear Skin sa Pilipinas, which is nasa monumento. Pero yung surgical clinic namin sa Pilipinas, headed by yung brother-in-law ko na si Dr. Joe Martinasa, na plastic surgeon, facial plastic surgeon, nasa Asian, pangalan ni Asian Aesthetic across Ateneo. Ang kagandahan po kay Dr. Tinasa, talaga he's doing like yung sanay siya sa mga massive facial injury at magaling po at masinseng. Si Ami naman, si Ami Tinasa, yung sister ko, she's a dermatologist for any skincare problem, she can help you. Yes. At pag sinabi niyo, just mention them, my name, Dr. Rina, and then they give you discount. Okay? Aha, may discount. But ano ba yan, by walk-in ba yan o by appointment? Actually, pwede both. Pero pag saan, of course, yung surgical consultation, yung pre-consultation, pag walk-in mo doon, kasabihin sa'yo, kasi kung naman sila eh, so just in case that you're very, they are very close by and they can see you. Both so, appointment and walk-in pwede. Ah, so anytime, pwede kayong puntahan doon, kahit walang appointment, basta wala lang silang hindi busy pre, yung doctor. Hindi kami busy, oo. Pag pre naman ang consultation, kami sa National City, pre naman ang consultation namin. Let's say kung magpapapacial sila, kahit walk-in, pwede. Depende kung gaano kami ka-busy kasi we're getting busy right now na actually we're looking for somebody na magiging assistant ni Dr. Jean kasi puli bukong siya lagi, busy-busy na. Ah, busy-busy na talaga kaya kailangan na ng assistant. So much better kung magpapa-walk-in, magpapa-appointment para at least may time talaga. Oo. Saka meron na, saka hinahanap kasi namin yung mga, di ba, marami kami mga kilalang doktor sa Pilipinas sa mga dermatologists, yun ang kinukuha namin na, aesthetician. Kahit na,
hindi sila din matulog sa Pilipinas, sa Amerika, pero wala, they have a lot of experience. So, yun ang mga hinahanap namin. Mm-hmm. Okay. Yes, Dr. Awina, anyayahan nyo ulit yung mga listeners natin, hindi lang nyo sa San Diego, pati sa ibang area, pati sa malapit sa Los Angeles. Yes, nadidinig tayo lahat doon. Oo nga eh, yung mga ibang pumupunta sa LA, they found out about our place, hindi na sila pumupunta ng LA, hindi na sila San Diego, pero ano po, iniimbitahan ko po kayo, may konti po kami salo-salo, at saka may giveaways po kami dun sa aming office sa Clear Skin Med Spa sa National City. It's 1430 East Plaza Boulevard, Suite 18A. Makita po tayo Thursday, 28. Dr. Awina, na invite niyo ba si Mayor? I tried we sent a request. Pero alam mo busy si Mayor ngayon for the para sa election. Okay. Pero if you can help us invite him. Kasi I invited him, we sent the invitation but hindi pa, you know. All of this busy saka hopefully he can attend. I see. Okay, good luck and more power sa new business niyo diyan sa National City, sa may E-Plaza, sa may malapit sa Seafood City, ang Clear Skin. Ogie, balik ka na rin sa San Diego. Oo, mabalik na ho, Doktora. Wala rin na. Kailangan ko bumalik. We miss you here. We miss you in San Diego. Oh, yeah. Para iputuloy natin yung platelet-rich plasma treatment mo. Yes, Yeah, Doktora Wina. At saka yung pag-radio ninyo. Okay. Oo nga, alika na. Punta ka na rito. Okay, thank you very much, Doktora Wina. Bautista. Okay, bye-bye. Bye. Yes. Ingat po kayo, bye-bye. Ingat po, okay. Yes, yan po si Dr. Awina Bautista, ang may-ari ng Clear Skin na magbubukas sa Webes. 12 o'clock yata, 12 o'clock ng tanghali, may pakain yata sila dyan sa may bandang National City, sa malapit lang po sa area ng Seafood City dyan. Yung malaking center o community stores dyan sa National City. Naku, mahilig ako tumambay minsan dyan eh. Kasi ang dami-daming mga businesses, mga Filipino businesses dyan at ang dami-daming mga Pinoy na namimili. Isang plaza yan. Napakalaking plaza. Nandyan ang Goldilocks, lahat ang mga Filipino store talaga. Hindi nyo mamimiss ang mga Pilipino. Pati kainan, karinderya, nandyan din. Ang dami-daming activities dyan sa area na yon. And good luck po, Miss Dr. Awina, sa dyan sa ano nyo, sa bago nyong a clinic na is Clear Skin. Okay. So, magpatugtog pa rin tayo. Batiin pa rin natin yung mga nakikinig sa atin dito. Nalimutan ko si Jadel. Merong text ulit si Jadel. Kuya, bukas na lang. 3 days na akong sick. Nako, magpagaling ka, Jadel. Aha. Para mamimiss ka namin. Mamimiss ka rin namin ang Astig Radio. May trangkasoping ngayon, bukas na lang kuya. Okay, maraming salamat Jadel. And sana gumaling ka na para madinig naman kami sa Astig Radio Pilipinas. Okay? Okay, batiin muna natin yung mga nag-like sa atin sa Facebook. Okay. Si Joel Torrecampo, si Alfred Emisalya, Jackie Dayoha, si Aris Go ng San Francisco, California, Parajes Rogelio Baldonasa, Rexy Cruz, Marley Pama, Odi Palma, Charlie Loso, Conrado Guevara, si Rexy Cruz, teacher to sa San Jose Academy, si Parajes naman, Roger Parajes, ito po yung sa editor ng Philippine Star, Asian Star yata, Asian Star, yes, si Roger Parajes. Okay, magpatugtog muna tayo ng another song kay Odi Palma. Patugtugin nga natin kay Odi Palma. Sambay yung kanta niyo, Odi Palma.
kailangan mapatugtog natin yung kanta ni Odie Palma. Nasaan ba yun? Hanapin ko nga rito kung nasaan ang kanta ni Odie Palma. Aha, habang hinahanap po namin. Aha, ito, nakita ko na. Ay, hindi ko pa. Hindi yata ito kay Odie Palma. Ito ba yun? Hindi yata. Mali. Hindi po ito ang ano. Si... Yes, Aris Go, present daw. Maraming salamat, Aris, sa pakikinig. Talagang parati nakikinig si Aris. Uh-huh. Aris Go. Mm-hmm. Odie Palma, saan ba? Aha, nasaan ba yung ano niya? Kanta niya, kailangan makita ko rito. Ito, Angel Forever. Pakinggan po natin si Odie Palma, ang baguang singer. Hello, Aris Go! Happy listening dyan sa Mesa San Francisco, California. Angel Forever by Odie Palma. Thank you.
Odie Palma, My Angel Forever. Isa sa mga paborito na rin natin dito, pinapatugtog natin parati rito. Yan po si Odie Palma, isang baguhang singer. Mm-hmm. Okay, tomorrow pala ang magiging guest natin ng one-on-one interview natin. Isa sa mga Pinay na housekeeper dun sa San Francisco, California. Alam niyo ba ho, nabalita siya roon dahil ang ginagawa niya roon ay kinakantahan niya ang mga pasyente roon. At tuwan-tuwa yung mga pasyente kapag kumakanta siya, parang gumagaling daw sila. Kaya parang siyang healer ang dating. At according to her, si Miss Thelma, parang ang musika daw ay nakakapagpagaling sa mga taong may sakit. Kaya naman tumantua ang mga Amerikano rin sa kanya. At the same time, biro nyo naman na balita siya sa isang TV show doon. American TV show, hindi TFC, hindi ano ha, talagang American TV show, inappreciate ang ginawa niya. Talagang parati siyang pinapatawag. Kaya naman, saludo kami sa isang tulad na Pinay na si Miss Thelma na talagang itinataas ang benderang Pilipino. Aba, di ba? Proud to be Pinoy, di ba? Talagang napakaganda na nagawa ni Miss Thelma. Siya po ang magiging kausap natin tomorrow, ang ating one-on-one interview with the healer. Healer, Pinay healer in America. Yes, siya po, si Miss Thelma, ang magiging ano natin. Kung nakita nyo ho yung post natin, na video niya, makikita nyo yung naging ano siya, naibalita siya sa isang TV news doon, at talaga namang nakakatuwa na maibalita ang isang Pinay doon, di ba? Kaya abangan nyo po yun bukas, si Miss Thelma. Okay, aha, magpatugtog pa rin tayo. Isa pa rin sa mga laging na-interview na rin natin dito, walang iba kundi another jukebox queen. Aha, na si Miss Eva Eugenio Tukso. Mm-mm. Go, 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 Miss Eva Eugenio. Isa sa mga laging favorito rin natin kausapin. Thank you.
kaya ko. Ako ay hindi padagay. Tuksong karamihan, winasak na damdamin. Yes, yan po si Miss Eva Eugenio, ang naging ano rin natin, guest din natin ng mga nakaraan. Nakausap din natin ng one-on-one si Miss Eva Eugenio. Maraming salamat po. Si Claire na lang hindi namin nakakausap. Kailan kaya namin makakausap ang another jukebox queen na si Claire de la Puente? Yes! Inaabangan po pa namin yan, makausap natin. Ang isang-isang gusto ko rin maging guest din dito, talagang inaano namin, ino-workout namin, isa rin to na magiging guest namin sana. Sana magkaroon siya ng chance na makausap namin at sumalang sa aming one-on-one interview. By the way, we have only 4 minutes more. Maraming salamat po sa mga nakinig sa araw nito, sa Monday edition ng Showbiz Watcher. At again, maraming salamat po kay Joy Viado at sumalang siya sa aming one-on-one interview. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. At napakagaling na komedyante. And alam mo kung meron lang akong akong producer lang ako, kukunin ko yan si Joy Viado at saka si Kimberly Viejo, magkasama yung dalawang yan siguro with another superstar o super singer, let's say si Freddy Aguilar. Wow, siguro maraming manonood yan, yung dalawa pa lang yan, kontento na yung mga tao. Tapos kandiyan pa si Freddy Aguilar, kumbaga ang pambandera dyan si Freddy Aguilar, pagkatapos si Joy Viado at saka si Beverly Salviejo. Riot dyan pag natuloy yan, talaga naman. Okay, sana nga pagdating natin sa San Diego maayos natin yan. Maraming salamat to sa mga nakinig sa Showbiz Watcher. Hanggang sa susunod ho again, hanggang bukas ho ulit. Thank you very much ho. Magpatugtog muna tayo ng isang awitin. Ito na po ang last number natin para sa Monday edition ng Showbiz Watcher. Okay. Teka. Like it's a chance to do something. So you reach for something better. Fewer calories. Ano ba yan? Si Dulce po, ako ang nagbili, ako ang nasa. Maraming salamat po. Bye-bye po. Ako ang nagwagin, ay tago ko ang damdamin kong sawin.
Malaya kong nasusunod ang gusto. Kasama kong umingiti ang mundo. At di humihiti sa'yo. Ang sabi nila, ako'y larawan ng likaya't saya. Mapalad daw ako sa pag-iisa. Nalimutan daw maraming salamat po Miss Dulce. Hanggang ngayon na lang po tayo. Magpapaalam na po ako. Babay na po sa inyong lahat. And happy listening po. Sana nagustuhan niyo itong palatuntunan nating Showbiz Watcher. Hanggang bukas po muli sa ating Showbiz Watcher. Bye-bye. Babu. Okay. Time na para mag-lunch at kare-kare ang ulam ko. Bye-bye po.